So, hello guys! Ngayong video, mag-question and answer ulit tayo. Bali, ang mga sasagutin namin ay syempre nakabase lang palagi sa aming experience sa pag-aalaga ng African lovebirds. At kung may hindi ako malinaw na na-explain, pwede nyo yan i-comment. Tapos, mababasa rin kasi ng ating mga kaibigan yan kung ano ba talaga yung mga na-experience nyo sa mga tanong nila. So, syempre, yung may explain ko lang dito, yung mga na-experience ko. Okay? So, simulan na natin ang question and answer. Tara na, let's go! Okay, unang tanong kay Raddy Baybay. Okay, ang tanong niya dito, bakit daw hanggang ngayon wala pa daw itlog yung kanyang African lovebirds? Nag-meet naman daw sila noong October 20 at 22. Bakit hindi pa daw nag-iitlog? So, well, naranasan ko na rin kasi yan. Diba, nung nag-upload kasi ako ng mga videos ng mga nag-meet ng alaga ko, mga pair ko. So, nag-meet sila noong October 11 hanggang 15. Yung dalawang pares lang yung nag-itlog. So, anim yung nag-mate pero dalawa lang yung nang-itlog, o di ba? So, hindi natin dapat inaasahan muna after ng mating. So, ang aabangan lang talaga natin diyan yung pag-iitlog. Kapag alam niyo namang wala pang itlog hanggang ngayon, alam niyo na ang pinakasagot dapat diyan na hindi naging successful yung kanilang mating. Ganun lang naman ang sagutan diyan. Kapag wala pa rin hanggang ngayon, hindi successful. So, ang advice ko lang sa iyo para hindi tayo mainip, huwag natin abangan palagi. Huwag natin abangan araw-araw. Kasi ako, naiinip din ako sa mga African lovebirds ko, pero lagi ko na lang iniisip na mag-iitlog din yan. Hayaan ko na lang. Kasi may dalawa naman akong pares na nag-itlog. So, ayun na ang aabangan ko. Bali, yung mga hindi pa na nag-iitlog, hahayaan ko na yan. Kasi hindi naman natin malalaman kung kailan sila mag-iitlog. So, ayun lang naman ang sagot ko sa tanong mo kung bakit hindi pa sila nag-iitlog. Bali, hindi yan successful kasi hanggang ngayon wala pa eh. So, ang advice ko sa'yo ay huwag tayong mainip, huwag tayong magmadali, huwag tayong umasa kapag nag-mate muna sila. Okay? So, ganun lang. So, kung meron kayong sagot sa tanong niya, kung bakit daw hindi pa nag-iitlog, comment niyo yan at mababasa niya yan. Then, next question tayo. Dito kay Angelica De Leon. Paano daw mabilis paramihin ang mga alagang African lovebirds? Pengi naman daw tip. So, ito ay So, ang tips na mabibigay ko sa iyo, yung pinaka basic para sa lahat. Kung gusto mo talagang dumami ang African lovebirds mo, syempre kailangan mo rin bumili ng maraming pares. Kunwari, 5 pares, 3 pares, o kaya 10 pares kung may budget ka para mabilisan talaga, walang sasayang na panahon. So, ayun lang naman yung tips doon para magparami ng ibon. Parang tindahan lang yan. Hindi ka naman pwedeng magbenta ng isang produkto. Kunwari, Colgate lang yung mga binibenta mo. Tapos, kukunti lang yung bumibili sa'yo. Kasi, isa lang produkto ang binibili mo. Ay, yung binibenta mo. So, ganun yun. Kapag marami kang binibenta, maraming bibili sa'yo. Tapos, kung marami kang ibon, maraming ibibigay sa'yo. So, ayun lang naman ang tips para dumami ang mga African lovebirds natin. So, ako, meron akong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, o 8 na pares. So, aabangan natin silang mga mag-iitlog. So, ganoon lang. Wala namang shortcut para magpabilis, di ba? So, dadaan talaga tayo sa paghihintay. So, ayun ang sagot ko sa tanong mo, Angelica De Leon, kung anong tips ang mabibigay ko sa'yo. Ayun. Okay, next question kay Angel Marvis Salonga. Yung breeder daw niya, 2 months na daw silang hinihintay na mag-itlog. Ang tagal na daw, magti-3 months na daw sila sa November 10. So,
kung ang alaga mong yan na tinutukoy mo ay magtatatlong buwan pa lang sa'yo, ayan ay hindi pa natin masasabi kung kailan sila magpaparami. Kasi tanungin mo yung pinagbilan mo kung ilang buwan na sila, kung proven ba sila. Kung proven sila, wala na tayong paproblemahin. So, kapag ganyan, about sa pag-itlog talaga, hindi natin yan mapapamadali. Hindi natin yan pwedeng i-shortcut, okay? Ganyan lang dapat ang nasa isip natin na kapag gusto natin magpadami, hindi yan madali. Kaya kailangan talaga natin maghintay. Next question. Pwede bang paliguan ng mga alaga nating alves kahit sila ay nagme-mate na? So, kung nagme-mate sila mismo sa oras na yon, tapos papaliguan mo, syempre, wag, diba? Kasi nagme-mate sila, nagpaparami sila. Tapos, kung nag-mate sila, nakita mo nag-mate na tapos, tapos papaliguan mo, wala namang problema doon. Okay lang yon kasi naliligo naman sila eh kapag gusto nila, diba? So, wala namang issue kahit paliguan mo yung mga African lovebirds mo na kakatapos lang mag-mate or bago mag-mate. Pero, syempre, wag lang yung nag-mate na, okay? Okay, ang tanong ni Ian Galang. So, ang tanong niya dito, pwede daw bang i-hand feed kahit sobrang tanda na? Bali, kung hindi siya sanay talaga na hawakan or turuan, wala talaga tayong magagawa na i-hand feed siya. Kung gusto mo siyang maging tame, iba kasi ang hand feed sa tame. Ang hand feed, pwede mo siyang turuan ng mga tricks o kaya ng recall. Pero yung team na tinatawag ay yung lalapit lang siya sa'yo dahil komportable siya, ganun. Pwede mo siyang i-tame pero hindi mo siya pwedeng i-hand feed. Kapag gusto mo siyang i-tame, pwede mo siyang ilabas sa kulungan tapos ilagay mo siya sa kwarto kung saan ka palagi tumatambay para alam niya yung galaw mo, yung itsura mo, yung pwede niyang mga pagdapuan, ganun. So, mahabang proseso yan kapag gusto mong i-tame yung alaga mong matanda na. So, wala talaga tayong magagawa kapag matanda na sila tapos gustong-gusto natin i-tame kasi talagang takot yan sa tao lalo na kapag hindi niya nakasanayan yung tao. Ganyan. So, ayun. Pwede, ganun lang naman ang gagawin mo. Pwede mo siyang ipakawalan sa kulungan. Lagay mo siya sa kwarto na syempre nakasara yung mga pwede niyang lusutan para makatakas siya. So, ganun. Pwede mo siyang isanayan lumipad-lipad. Tapos, sa'yo ang dadapo. Ganun. Matagal yan, ha? Hindi agad-agad yan. Siguro abutin ka ng taon bago mo siya ma-team sa'yo. Ayun. So, ayun ang sagot ko sa tanong mo, Ian Galang. So, next question kay Von Arkin. Ilan days daw ba bago mag-check ng itlog? So, nakita niyo naman sa video, last video natin, nag-check ako ng itlog ng 10 days or 11 days. So, kung makikita niyo kasi doon, yung isang itlog ay 11 days old na kahapon. Tapos ngayon kasi, 12 days old na yon. So, nag-check ako after 11 days kahapon. Ayun, 11 days. Depende yan sa inyo kung gaano kayo kainip or gaano kayo ka-excited na magtingin ng fertile na itlog. So, ayun, ako 11 days. Ikaw, baka mamaya or mayat-maya mong tinitignan yung itlog. O, diba? Yari ka kapag hindi yan nag-fertile. Tanong ni Flor Delisa Palamor, ilang days daw ba bago mapipisa ang itlog? Laging tandaan, isang buwan ang pinaka-maximum ng itlog. Kada itlog ay isang buwan. Ayun lang. So, ang tanong ni Kent J. Torion, wala daw ba tayong video tungkol sa kakatil? Bali, ayoko na muna gumawa ng video ng ibang ibon tulad ng kakatil, na finches, kasi wala akong mapapakita na ibon dito sa aking ibunan. Kasi puro African lovebirds ang alaga ko dito. Kaya saka na tayo magtungkol sa finches or sa kakatil kapag meron na kami dito. Malay nyo, next year meron na, di ba? Kasi palagi naman akong excited bumili ng ibon eh. Kaya abang-abang na lang tayo ng iba't ibang klase ng ibon. Okay, ang tanong ni John Lloyd Kunanan, magkano daw ba ang pinakamurang opaline? So, kung tungkol yan sa presyo tapos mga high mutation, mas okay na pong tumuloy kayo sa Facebook group
sa mga nagbebenta na po kayo tumuloy dahil iba-iba kasi ang presyo. Bawal kasi akong magbitaw ng presyo dito, lalo na kapag yung iba magre-react kasi iba-iba kasi ang presyo talaga ng mga ibon sa iba't ibang breeder. So mas maganda kung dadiretso na kayo sa mga breeder na nagbebenta ng kung ano ang kailangan nyo. So diretso na kayo sa Facebook groups. Next question kay Mama Mia. Ang tanong niya dito, pwede pa daw bang ipares ang ibon na may kapares na sa iba? Pwede naman, basta matatagalan ka dyan. Kapag ang pares mo na ibabaklas mo, tapos ipapares mo sa panibago, kailangan magkalayo sila. Tipong hindi sila magkakakitaan. Pero okay lang naman na magkarinigan, basta wag lang sila magkakakitaan kasi hahanap. Kapag nakita kasi nila ang isa't isa, sila lang ang maghahanapan. Nakatingin lang sila sa isa't isa. Okay? Kaya mas okay kung may harang o kaya magkalayo, magkaibang pwesto para mabilis ang pagpapares mo. Pero ang advice ko sa iyo, hindi lahat ng pinagpapares o yung mga binabaklas nyo yung pares at ipapares nyo sa iba ay hindi agad-agad yan magbaband. Okay? Matatagalan ka. Abutin ka ng buwan or kalahating buwan or kalahating basta matagal. Hindi yan agad-agad. Okay? Last question na tayo kay Fritz Andre Arnisto. Ang tanong niya, paano daw ba gagawin pag stress ang ibon? Simpleng sagot, huwag mo siyang stressin. So, ayun lang naman para hindi tayo magkaroon ng ibon na stress. Huwag natin silang stressin. Simple as that. So, ayun lang ngayong video guys. Mag-shoutout sa tayo. Shoutout kay Kyle Andre Perez, kay Angelica De Leon, kay John Lloyd Cunanan, kay Brian Cruz, kay Sebastian Chris Maron, kay Nolan Abugada. Shoutout din kay Windel Carig, kay Kiona Kisha, kay Radi Baybay, kay Ferdinand Robles, kay Boss Casono, kay Kimuel Maranata, kay John Mike Retardo, kay Parayaw Gaming, kay Aisha Valles, shoutout din kay Dennis Balabas, kay Mark Daniel, John Dave De Jesus, Mark KV De La Cruz, shoutout din kay Just Love TV, kay Angelo Rojas, kay Leno Basyong, kay Daryl Lazo, kay Joaquin N1, kay Angelo Briones, Rafael Makapagal, Florence Aquino, Von Arken, Nognog TV, Gabrieli Caman, shoutout kay Cool Music Only, Estong Jadormio, JR Luna, Hero, shoutout din kay Keroganzon, kay Flor Delisa Palamor, Jopel Chua, Daryl Lazo, Sarmi Cemento, Flynn Connor de Guzman, kay Angelo Rojas, kay Vel Mark Ann, kay Anzumaka, Jerwin Gaming, shoutout din kay Angel Marvi Salonga, shoutout din kay at shoutout kay Aina Lopez. So kung gusto mo pa shoutout guys, comment lang kayo at i-shoutout namin kayo kada video namin. Tapos kung may mga katanong po kayo, comment lang kayo at sasagutin namin yan. Pwede rin kayo mag-post sa aming Facebook group para makasagot din ang ating mga kaibigan. So ayun lang guys ngayong video. Salamat sa mga sumusuporta and we'll see you on the next video.